Disclaimer, ang video po na inyo pong mapapanood ay base lamang sa aking sariling eksperimento, karanasan at pang-araw-araw na sapalaran sa buhay. Hindi po ako eksperto at professional. Gusto ko lamang po magbahagi sa inyo ng mga aking ideas, tutorials at kunting kaalaman, kung meron man po. At kung sakali man po ay makuha kayong aral at informasyon at matutunan nyo din, masaya na po ako niyan. So sit back, relax and enjoy watching. Salamat po. Okay. Ang idudugdug ko ngayon sa inyo is kung paano ma-distinguish or maalaman kung waterproof ang stickers. Ayun po. Importante kayo ko yan kung totoo ka magpili ng stickers. Kung magusisi ka or medyo maselan ka, gusto mo siya magay na sticker. Siyempre, tumanggang sa ano, good quality. Saka, dahil siya ma-ano, dahil siya ma-fade, dawag mabasa. So, ngunyan, iyo po yan ang itutugdo ko. So, kabangan lang po, madali lang po yun eh. Short video lang niyo. 5, 4, 3, 2, 1. First thing po, may na-print na po akong design sticker yung i-test natin po sa tubig waterproof test po. So ganyan lang po ginagawa ko, manual copy lang po tayo. Wala ba po kasi akong yung Cameo cutter platter machine, wala pang pambili. Ayun po, pero masanay na din po ako sa ganito kasi na-estimate ko yung design, tapos hindi naman po pasmado yung aking kamay. Daan-daan lang po. Ito po yung i-waterproof test natin po na design. So back to the video guys, welcome back po. Ito po yung dalawang sticker na i-waterproof test po natin ngayon. Ayan, unahin po natin yung branded. Ayan. Ibababad po lang natin siya sa tubig. This for 2 to 3 or 5 minutes po. Ganyan. Kailangan po lang siya naka-dissolve talaga ng maigi. Ayan. Ito po lang mga aking eksperimento. Wala pong nagturo po sa akin ito. Base lang po ito sa aking curiosity about sa mga stickers po, kasi nagpiprint po ako ng mga stickers talaga. So ito po yung isang stickers din na non-branded. Ito po yung sunod natin na ibababa din sa tubig maya maya. Ayan po, halos same lang naman yung features nila, kulay. So ayan po, let's check po yung isang sticker po, pinakauna nating iglublob sa tubig. After 5 minutes po, makikita na natin yung result. Ayan po, tingnan natin kung ano bang nagbago sa kanya. So, kailangan lang natin siyang i-rub. Yung surface niya is malalaman natin kung pag-discolorate ba siya or hindi. So, ayan po, same lang po yung itsura niya. Moments later. So back to the sticker, let's check po natin yung pangalawang sticker na nilublub natin sa tubig. Ayan po, after 5 minutes po siya, ganun din, same po. Ihaw po natin siya. Ayan, dahan-dahan po itabi natin siya sa first sticker. Tapos makita po natin yung comparison between
yung una at itong pangalawa. Ayan po, nakikita nyo naman po, medyo iba po yung kulay nya. I-try po natin i-rub din yung surface. At least makita natin yung durability, kung saan po siya tatagal yung design nya. So ayan po, pasensya na po, malikot po yung camera ko. Ayan. So drop natin siya. So napansin ko lang po, medyo nag-moisture po yung kulay niya sa loob ng design. Ayan. Kikita niyo naman po. Ayan po. Unti-unti po siyang nag-scatter. Pati din yung white. Ayan. Not like po yung first sticker. Ayan. So makikita nyo, the same pa rin na yung design niya. Wala pong nagbago. Still remains. Ayan. Fresh pa din po yung kulay niya. Not like po itong isa. Talaga pati yung green, nag-submerge na po yung isang kulay niya po. Yung green. Parang umibabaw po siya sa puti. Ayan, nakikita nyo po yan. Ayan po, ayan. Oh. Ayan po yung sinasabi ko eh. Ayan. Mamaya po, titingnan po natin yan after 15 minutes pa po na observation natin sa dalawang sticker na yan. Ayan po. So, kung pipili po tayo, dito po tayo sa sticker na una. Kasi nakapasa po siya sa waterproof test. Pero mamaya, let's check ba din after 15 minutes kung hanggang kailan yung design niya tatagal din. Ano po? Ayan po. A few moments later. So guys, after 15 minutes po, ayun, yung result po ng dalawang stickers natin. So, ito po yung isang sticker natin na unbranded. Nakita nyo po, halos nag-discolorate na po yung kulay niya. Nag-scattered na po lot sa loob ng design. Ayan po. Yung green nang ibabaw na po sa white print na. Ayan mga guys. Check nyo naman po. Ayan. So, kumpara po doon sa isang sticker, makikita natin na yung print na po is still remains the same. Wala pong pinagbago. Dry na po siya. After 15 minutes po. Ayan. Same. We did po yung print niya. Ayan po. Check nyo po. Wala po nagbago sa kanya. As in. Ayan. So, kung pipili po talaga tayo, so, malalaman natin na sa waterproof testing kung alin sa dalawa yung pwedeng papasa sa durability test. So, ayan po yung dalawa. Ayun, natapos din po yung demo natin about sa waterproof test sa stickers po, yung dalawang design. So, yun lamang po. Nagpapasalamat po ako sa mga nag-subscribe, nag-like, and patuloy pong nanonood ng aking video sa ngayon. I hope po, aabangan ko ulit po kayo. Aabangan nyo din ako syempre. Ayun po. So, gusto ko lang po batiin yung mga vlogger din na taga dito sa Naga po. Yung batchmate ko si Obet Cortez, Tito Ob Naga. Ayun. Hi sa iyo pre. Ikaw yung nag-encourage sa akin na gumawa ng vlog. So, ito. Nag-try na ako. At least, nagkaroon din ng content. Kung mayroong content. So, yun guys. Kung nagtataka kayo bakit nag-demo ako sa inyo ng about sa sticker waterproof test. Eh, kasi po, nagpiprint po talaga ako ng stickers. And sa curiosity ko po, yun, hindi na mawawala yung totoo ba talaga na waterproof ito. So, kaya po, ginawa ko po, nag-demo po ako ngayon sa video. At para na din po sa inyo.
may share ko yung ideas sa ganun and sa pagpipili po ng stickers. Kung gagawa po kayo ng brand label, make sure doon po kayo sa durable and waterproof po. Ayan, please like po pala yung FB page ko po, Blue Edge Corner po. Yun yung po yung shop ko dito sa Naga City. Printing shop po. So guys, check nyo rin yung FB account ko po, main account, Benito Monserrate. Ako lang po yun. Basta may makita po kayo na may bigote, ako na po yun. So guys, thank you po and sana po magkita po tayo sa susunod na video. Maraming salamat po. Have a nice day.